Inilibing na ang 2 taong gulang na batang namatay sa matinding pamamalo sa Davao City. Si Mayor Sara Duterte, nakabilang sa mga nakiramay, nanawagang isumbong ang pang-aabuso sa mga menor de edad. Nakatutok si Helen Quiñanola ng GMA Davao. Hindi may paliwanag ang pighati ng OFW na si Erlinda Kagalitan nang ilibing ang 2 taong gulang na anak na si John Earl. Inihabilin niya ang anak sa mga pinagkakatiwalaang kamag-anak, pero namatay sa labis na pagpalo. Nagmahimang ko. Tungkol sa iyong mga kasakit, wala man ako nagatabang. Sinisisi ni Erlinda ang sarili sa nangyari, lalo't wala raw siya noon sa tabi ng anak para matulungan. Sa murang edad, hindi anya ganun dapat ang sinapit ng anak. Ang buntis na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, nakipaglibing din. Humingi siya ng dispensa dahil di raw napigilan ng gobyerno ang ganitong pang-aabuso sa mga paslit. Ikalawa na si John Earl sa batang namatay sa lungsod dahil sa corporal punishment sa loob ng 2 buwan. Bisan lang gamay, nakita lang nila na nadapatan. Apila ng mayora, basta may makitang sinasaktan na bata, itawag agad sa hotline. Pwede naman anyang hindi magpakilala ang nagsumbong. Ang pangalan at address lang daw ng bata ang kailangan para agad maimbestigahan at mapuntahan. Bago ilibing si John Earl kahapon ay humingi ng tawad ang isa sa mga suspect na nag-aruga sa bata. Pero para kay Erlinda, hindi pa niya mapapatawad ang pamangkin na si Sara at asawa nitong si Ronilo Alcain. Dinala sa korte kanina ang mag-asawang suspect para sa kanilang commitment order matapos kasuhan ng murder at saka sila sumailalim sa medical examination. Helen Quiñanola, Nakatutok, 24 Oras.